So, ayan na nga mga katao, ngayon, nag-aayos kami ng Christmas tree namin. Napakalaki nitong Christmas tree na to, mga katao. Nasa 12 feet to, kaya tiyagaan lang talaga ang pag-aayos dito. Napaka-busisi dahil marami ka talagang ilalagay dito. Ayan, tinitingnan namin kung paano namin ilalagay yung mga sanga-sanga na yan. Kasama ko yung pamangkin ko, ayan si Renren at si Ronron, nagpupunos ng mukha si Renren dahil naiinitan. At eto namang isa, tingnan mo, kakaway-kaway pa, feeling maganda, pangit naman. So ayan nga mga katao, pag naayos namin tong Christmas tree namin na to, talaga namang napakaganda. Pag nasa bahay talaga ang Christmas tree at malaki, talagang napakasaya tingnan ng loob ng bahay. Lalo na pag nalagyan ng mga Christmas light yan at magliliwanag. So ayan nga, inaayos ko yung mga sanga-sanga. Ayan ba tawag yan mga katao? Kasi hindi ko talaga alam kung ano ba tawag yan sa hinahawakan ko na yan. Etong sanga na to, may mga numero-numero yan. Number 12, mag-i-start ka, 11, 10, 9, hanggang mapunta ka sa number 1. Napakabusisi talaga mga katao, kaya tiyagaan lang talaga. Kapag ikaw napikong ka rito sa pag-aayos ng Christmas tree na to, wala, iiwanan ako nitong dalawang bakla na to. Kaya kailangan tiyaga lang talaga. Kailangan manguna ako para sila ikumilos. Ayan nga mga katao, tinitingnan namin kung ito ba yung number 12 na una namin ilalagay o number 11. Ang hirap mga katao mag-ayos ng Christmas tree, lalo na pag ganyang kataas. Sana kung maliit lang yan, okay lang. Saka dito sa background na to, maingay dahil may gumagawa sa labas. May mga nagpupukpok katao. Ayan na nga, sinisimulan na ni Ronron na itusok-tusok yung sanga-sanga. Nasa number 11 na kami at nailagay na namin yung number 12. Nakakahingal pala mag ganito mga katao. Sa totoo lang, kahit na mainit, tiyagaan lang talaga para mabuo tong Christmas tree na to. Napakalaki talaga nitong Christmas tree na to. 12 feet to mga katao. Tapos yung mga ilalagay mo pa dito, napakarami. Kaya kailangan talaga dito sa pag-aayos ng Christmas tree na to, tiyagaan. Ayan, kumukuha pa ng Christmas tree. Sinisigit-sigit ni Ronron yung butas dahil nga itutusok mo doon. Yang ganyan ang paglalagay, 'di ba mga katao? Napaka-busisi kaya kailangan talaga tiyagaan lang para mabuo tong Christmas tree na to. So ayan, gumagamit talaga ng flashlight si Ronron para lang talaga makita yung mga pagpapasukan ng sanga-sanga na 'yan. Diyos ko, napakatindi talaga ng pag-aayos namin dito sa Christmas tree na to. Nandiyan pa lang kami sa number 11. Paano pa yung mga susunod yan hanggang taas? Kaya mga katao, sa ngayon talaga, ang Christmas tree na to, pagtsatsagaan namin. Dahil pag ito nabuo, napakaganda talaga sa loob ng bahay. Magliliwanag ang buong sala. Kaya ayan, inaano namin yung binubuka-buka namin para yung pinakasanga sumabog siya para maganda tingnan, para malago, kumbaga malago. Ayan, buka-buka, at ang susunod dyan, number 10 na. Ayan, si Ronron. Sige, Ronron. Sige, buka pa, Ronron. Renren, buka. Ayan, para yung sanga lumago. Ayan, at ako din, syempre, nagbububuka ako para gumanda yung Christmas tree. Kasi kailangan talaga ibubuka mo siya dahil mga nakatiklop yan para maging malago tingnan. Sige, ayos. Ayos ng ayos. Ayos ng ayos. Para mamaya makikita natin kung ano yung magiging resulta talaga nitong ginagawa namin Christmas tree. Nakakapagod talaga mga katao. So yan, medyo nataasan na namin. Nakapaglagay uli kami. Nasa pang-8 na ata yan. Ronron, hindi na naalis dun sa sulok na yon. Yung Renren, napapagod na daw siya. Kasi nga, tusok ng tusok, buka ng buka. Talagang ganun. Ano gagawin natin? Alam nga bang nakatiklop lang yan? Di pangit naman tingnan. So, ayan mga katao. Ang Christmas tree na yan ay talaga namang nakakapagod talaga sa totoo lang. Kailangan talaga mabusisi talaga. Ayan, tusok, buka.
Ayan yung ginagawa namin dyan sa Christmas tree ngayon. Kailangan talaga sipatin mo yung butas na paglalagyan mo. Kasi talagang may mga number yan. Hanggang tumaas yan. Hanggang mapunta sa number 1. Nakakapagod man mga katao yung pag-ayos ng Christmas tree, pero sulit. Pag yan nabuo, maganda ang kalalabasan talaga niyan dahil marami pa kaming ilalagay na mga kolorete diyan. Magniningning yan mga katao, magliliwanag yung Christmas tree ngayon. Sa una, ganyan lang, kala mo simple-simple lang. Siyempre, wala pa siyang mga kolorete, kaya ganyan yung ayos pa lang yan. Yan, pinitingnan ko kung anong numero na ba yung ilalagay namin. Nakakapagod mga katao, ang mga nakatali pa kasi yan kapag pag yan itinatago na doon sa bodega namin sa taas, talagang mga nakatali yan, nakasafety, nakalagay sa mga box yan. Kaya pag siya ginamit na namin, ganyan na, mga nakatikom na, kailangan ibubuka muna dahil talagang tagong-tago yan. Siyempre, sa loob lang naman ng isang taon ginagamit yung Christmas tree mga katao. Kaya ayan talaga, mga tiklop na tiklop yan. Yan, titingnan namin. Kasi napakahirap yung iba, parang sarado yung pinagpapasukan. Kasi yung mga dulo-dulo ng mga sanga-sanga na yun, bakal talaga mga katao. Kaya kailangan talaga itutusok mo ng mabuti. Kasi kung hindi mo ilalagay ng mabuti yan mga katao, ay malalaglag yan. Yan, gumagamit ng flashlight dahil nga medyo madilim yung sala. Kailangan talagang flashlightan para maipasok lang yung sanga. Yung dalawang kasama ng mga katao, mga napapagod na yan. Pero magiging sulit ang lahat kapag nakita na nila yung kinalabasan ng pinaghirapan namin na Christmas tree na yan. Ayan mga katao, flashlight ring. Ayan, lagay. Kasi mahirap talaga mga katao dahil sinusuksok yan. Kailangan talaga matigas, pasok na pasok yung ano, yung pinaka-bakal sa Christmas tree. Kaya ayan, ginagamitan namin ng flashlight. Nakakapagod man, pero okay lang yan mga katao dahil pag naayos yan, maganda yan. Magiging masaya kami kasi yung pinagtaguran namin maganda ang kinalabasan. Lalagyan pa namin ng mga burlolo yan, o kaya ayan, binubuka-buka namin. Ayun na, susunod ko na yung kung anong number na yung ilalagay namin. Napakadami mga katao kasi hanggang tuktok yan. Yan yung mga nilalagay na yan. Hindi ko lang alam kung anong number na yung ano, yung nilalagay namin na yan. Pero malapit na rin siguro yun matapos. Ilang piraso na lang yung nandoon na isusuksok namin. Yan. Sige, abot kay Ron Ron yan. Yan, lagay. Abot kay Ren Ren. Ako kasi kahit apat na yung mata ko, hindi ko pa rin makita yung butas dahil maliit. Kaya kailangan talaga flashlightan. Ganyan talaga ang paglalagay sa Christmas tree namin. Pahirapan. Sumasakit na nga yung likod ko dyan dahil yuko ng yuko. Pero okay naman mga katao kasi magiging maayos yan. Dahil tatlo kami, maganda kalalabasan yan. Yan, buka. Yan, kailangan kasi para ibuka yan, lumago yung tingin sa Christmas tree. Kasi talagang mga nakatiklop yan. Isang taon ata ang nakatiklop yung mga sanga na yan. Doon sa bodega namin sa taas. Masakit na sa balakang dahil nakaganyang komposisyon. Dahil nasa baba pa lang yung mga sanga-sanga. Pero pag umangat na yan, nasa gitna na yan, syempre, hindi ka na babaluktot. Kailangan talaga ibuka ng ibuka para maganda talaga. Para tingin malago. Hindi pwede yung hindi mo siya ibubuka. Ganyan talaga kabusisi ang Christmas tree. Meron naman kasi nabibiling Christmas tree na itinatayo na lang, pero eto kakaiba talaga. Tinatanggal talaga yan. Dikabit. Yung ibang Christmas tree, buo na talaga eh. Pero eto kinakabit. Mabusisi ang pagkatrabaho nitong Christmas tree namin, mga katao. Pero maganda kalalabasan yan, promise.
Ikot-ikot yan, buka-buka. Papagod na yung pamangkin kong isa, si Renren. Si Ronron, ayan. Malakapre ang datingan, sobrang tangkad. Kaya pag yumuyuko siya, nahihirapan daw siya. Nakakapagod mga katao, pero okay lang yan. Tatapusin namin yan. Walang susuko. Dahil yung dalawang kasama ko na yan, magkakaroon ng upa yan. Kaya porsigido na ayusin yung Christmas tree na yan. Sige, tingin sa oras. Dahil hapon na daw. Gustong mga matulog. Pero hindi kayo makakatulog. Dahil tatapusin natin yan. Ayan. Anibago yung bukas ko na naman para sa ilalagay namin kung pang ilan ba yan. Ganyan ang ginagawa namin sa mga sanga, itinatali namin yung bago namin dikitin, tago doon sa bodega. Ang hirap mga katao, itong Christmas tree na to, ano, talagang babusisi itong Christmas tree namin na to. Diyos ko, isang taon yan na nakagayon nakatiklop, kaya kailangan ibubuka mo talaga yan. Ayan na siya. Diba? Sa iba ka mali lang. So ayun na mga tao, malapit na matapos itong ginagawa naming Christmas tree. Mamaya papakita namin sa inyo yung sa pang-ilaw nito, kaya tatapusin muna namin ito mga katao.
So, ito na nga mga katao, tinitingnan ko yung Christmas light kung okay pa siyang gamitin, kung magsisindi pa siya. Kasi matagal nga siyang na-stock sa bodega, isang taon. Baka mamaya hindi na siya sumisindi, kaya itatry ko talaga na kung gumagana tong Christmas light na to. Alam ko kasi buo to dahil ito original, hindi galing to ng Divisoria. Galing pa to ng ibang bansa. Ayun no, diba mga kataon, nagsindi pa siya. Ang tagal-tagal nang naka-stock niya sa bodega pero okay. Nagsindi siya. Saka mga katao, kapag bibili kayo talaga ng Christmas light, kailangan talaga yung ano, yung mga original. Kasi kapag galing sa Divisoria, mga peki yon, mga pumuputok yon, delikadong gamitin yon mga katao. Ito kasi uwi pa to ng deti ko, galing pa ng ibang bansa. Kaya siguro, ayan, dahil ano nga, maganda yung kalidad, kaya sumisindi pa siya. Ayan yung mga ilalagay namin. Nasa 300 bulb ata yan. Kasi sa sobrang laki ng Christmas tree, kailangan talaga marami yung ano, marami yung Christmas light na gagamitin. Ayan, nagsisindi pa siya oh. Isang taon naka-stock yan sa bodega pero ayan, nagsisindi siya. Ang liwanag niyan mga katao. Ayan ang ilalagay namin. Madami siya. Halos lahat naman siguro yan okay pa ang gamitin. Kasi hindi naman yan ano, nakabalot ko ng plastic, tas nakalagay sa kahon. Ayan, nakatayo na yung Christmas tree. Naayos na ng dalawa kong pamangkin, pinabayaan ko na sila. Tas ilalagay na nila yung mga burloloy na yan. Ayan na, iniikot-ikot na namin yung Christmas light na yan. Kasi napakahaba. Ayan, nilalagay na namin. Mahirap magkabit ng Christmas light mga katao sa ganyan kasi kailangan talaga iikot mo yan sa Christmas tree. Kaya ayan, abutan hanggang sa matapos na ilagay yung Christmas light na yan. Napaka-busisi talaga mag-ayos ng Christmas tree mga katao. Kasi lalo yan yung Christmas tree namin mga katao, napakalaki, 12 feet siya. Mahirap talagang ayusan kaya tiyagaan lang. Kasi kung hindi mo siya pagtiyagaan na ayusan, talagang ano, hindi maganda yung kalalabasan. Kasi kung ano-ano na lang yung gagawin mo dyan sa Christmas tree na yan. Dahil iniikot namin yung ano, yung Christmas light. Ayan, natapos na. Magkakabit na sila ng mga burloloy ng Christmas tree. Ayan, dalawa na lang sila magkakabit habang ako lang yung munang magbibideo. Mabusisi rin sa paglalagay ng mga kolorete ng ano, ng Christmas tree. Ayan na. Malapit nang matapos yung paglalagay nila ng mga kolorete na yan, mga kung ano-ano yan. Habang ako nagbibideo lang muna sa kanila. Paggagawa namin ng Christmas tree, okay na siya. Ngayon, sisindihan natin kung ano yung magiging itsura. Papatayin ko na muna yung ilaw namin para makita natin yung ganda ng Christmas light. Ito na mga katao, pinatay ko na lahat ng ilaw namin dito sa loob ng bahay, dito sa pinakasala namin. Ngayon, bibilang ako ng tatlo. Pagdating ng tatlo na yan, magliliwanag na yan. Tingnan nyo mga katao. In 1, 2,
3, open! Ayan mga tao, di ba? Okay, ganda na oh. Tingnan nyo oh. Okay na mga tao, Paskong-Pasko na dito sa amin. Simbolo ng kapaskuhan tong Christmas tree na to. Kaya ayan mga tao, pinakita ko sa inyo yung malagayan namin Christmas tree. Ayan, mahirap ayusin kasi napakaraming mga kolorete pero napakasaya kasi sa loob ng bahay namin, pag nakita mo na yan, napakasaya ng Pasko. Kaya mga katao, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. God bless and keep safe everyone. Christmas tree namin, masyadong maliwanag, napakadami mga kolorete na ilagay namin ng maayos, kaya napakasaya namin kasi okay na okay yung kinalabas ng Christmas tree namin. Mahirap man pero masaya kami dahil maganda na.